Umani ng papuri sa napakaraming volleyball fans ang stellar performance na ipinakita ni Creamline Libero Kyla Atienza. Pati ang mga basher ng CCS, hinangaan siya. Kaya niya ba na ma-Dethrone si Don? Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Sa kanyang kauna-unahang seniors national team stint, umani ng samot-saring papuri si Creamline Libero at former FEU standout Kyla Atienza mula sa mga taga-suporta ng Pilipinas, mapa-on the venue man o mga team bahay sa kanilang laban kontra Vietnam sa 2022 AVC Women's Cup. Isa nga siya sa bright spot ng Philippines kasama nina Gemma Galanza at Michelle Gumabaw na double digit sa laro. Ito ay despite their loss against the Vietnamese team. Si Atienza kasi ang pinaka-consistent sa Team Philippines na halos lahat ng i-direct sa kanya na bola ay napuputo at nadidig niya. May isa pang pagkakataon kung saan halos 3 straight digs ang ginawa nito na hinayawan at pinalakpakan ng mga fans na nasa Phil Sports. Sa Twitterlandia, marami ang nag-tweet na tila naging Vietnam versus Kyla Atienza daw ang peg ng labanan. Meron namang nagsasabi na siya ang bagong revelation sa national team. Huling tinag ng mga fans as revelation si lefty spiker Maylin Paat noong 2018 Asian Games. Kahit talo pero sobrang proud umano si Atienza sa team niya at sa sarili niya dahil sa laban na ibinigay nila against the much taller Vietnamese team. Sobrang naging proud po ako kasi lumaban kami hanggang dulo kahit na hindi kami ganun kakompleto pero alam naman po namin yung bonding talaga namin as a team. Inisip ko lang po kasi mag-e-enjoy lang sa game kasi nga parang mas kailangan po ako ng team ngayon dahil maraming pinagdadaanan ng team. Kailangan namin mag-step up. Yan ang pahayag ni Kyla Atienza. Dahil dito marami na ngayon ang tila tumitingin sa posibilidad na maging regular sa pambansang kupunan si Atienza, dethroning the spot of Don Makandili or Kat Arado. Kahit ang mga CCS bashers nga eh ngayon pumuri na kay Atienza at sinasabing that's the true definition of a libero, commits herself on every ball that comes to her. Well, on my part, matagal nang deserving si Atienza sa posisyon na yan. Sa katunayan, maraming libero pa sa Pilipinas ang dapat na mabigyan ng bright spot for the national team. Ito nga ang isang posisyon at kung meron man tayong pwedeng ipapalit-palit, libero dapat iyon. Dahil maraming pool of best libero sa bansa na kaya makipagsabayan sa international games. Di hamak na mas magaling pa nga ang libero natin kumpara sa Vietnamese na iyon. Nagka-problema lamang talaga dahil sobrang consistent ng setter at malalakas ang spikers ng Vietnam. Pero muli, isigaw pa rin natin ang laban Pilipinas sa bansa. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.